Ikalawa ng Hulyo, Webes, ikalabing tatlong linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Sumakay sa bangka si Jesus, tumawid sa lawa at bumalik sa sariling bayan. Dinala sa kanya roon ang isang paralitikong nakahiga sa papag. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Lakasan mo ang iyong loob, anak. Pinatawad na ang iyong mga kasalanan." Noo'y inisip ng ilang guro ng batas, iniinsulto ng taong ito ang Diyos. Alam ni Jesus ang kanilang mga niloloob at sinabi niya, "Bakit kayo nag-iisip ng masama? Ano ba ang mas madaling sabihin? Pinapatawad na ang inyong mga kasalanan? O tumayo ka at lumakad. Dapat ninyong malaman na may kapangyarihan sa lupa ang anak ng tao na magpatawad ng kasalanan." At sinabi niya sa paralitiko, "Bumangon ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi." At bumangon ang tao at umuwi. Nang makita naman ito ng mga tao, napuno sila ng pagkamangha at nagpuri sa Diyos sa pagbibigay ng gayong kapangyarihan sa mga tao. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pagsasadiwa, lakasan mo ang iyong loob, anak. Pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Hindi lang pisikal ang karamdaman ng tao. Mayroon ding espiritual na pangangailangan ang ating buong katauhan. Sa ganitong kaisipan, maaari nating maunawaan na sa pagdadala ng mga kaibigan sa paralitiko para mailapit kay Jesus upang pagalingin, ang unang ibinigay ni Jesus ay ang kapatawaran para sa kanyang mga kasalanan, sa halip na unahing pagalingin ang pisikal na karamdaman. Aanhin nga naman ng tao ang isang malusog at malakas na katawan kung may sakit naman ang kanyang kaluluwa dahil sa kanyang mga kasalanan. Sa paraang ipinakita ni Jesus, maaaring nabatid niya na maliban sa sakit na paralysis, ang taong pinagaling niya ay higit na nangangailangan ng pagpapagaling ng kanyang espiritual na kalagayan, na tanging ang gamot ay pagpapatawad. Minsan nga ay nasabi ko na kapag may sakit ang kalooban, tiyak na mararamdaman ito ng panlabas na katawan. Kung masaya naman ang disposisyon, gumagaan naman ang pakiramdam ng katawan. Pagsasagawa, ang tao ay hindi lang katawan. Tandaan natin na may kaluluwa rin tayo na dapat alagaan.